Nagbabala ang Land Transportation Office laban sa mga motoristang hindi gumagamit ng seatbelt. Ayon sa LTO, may katumbas itong multa hanggang 5,000 piso. May paalala rin ang ahensya maging sa mga gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. May ulat si Karen Villanda. Higit 30 taon ng family driver si Tatay Romulo. Nakasanayan na niyang pagsuotin ng seatbelt ng kanyang mga pasahero, hindi lang sa driver's seat, kundi maging ang mga pasahero sa likod dahil sa isang insidente. Bigla ko siniita ng motor, sumadsad yung sakay ko dito. Sumadsad, oo. Kaya ako, may karanasan na sa ganyang ano, kaya tuwing ano, pinapa-seatbelt. Sa dami na ng mga motorista sa kalsada, muli nang ipinaalala ng Land Transportation Office ang mandatory na pagsusuot ng seatbelt. Ayon sa LTO, ito ang number one violation sa Pilipinas simula pa noong 2016. Kaya naman kadalasang nauuwi sa pagkamatay o malubhang aksidente ang mga road crash incident. Binigyan din ng ahensya na pwede ring mahuli ang isang motorista kung maging ang mga pasahero nito sa likod ay hindi naka-seatbelt. Ang exception lang yan sa batas kung kagaya ng jeepney na sideways, so hindi kailangan. Pero pag front facing forward, dapat ang sa likod meron din yung seatbelt. Based on study ng World Health Organization ito, pag tumatag mo sa sakyan at 50 miles per hour, nabunggo yan sa isang solid object, parang ang tao na hindi naka-seatbelt ay parang nahulog sa isa, four-story building. Mabubuhay ka pa ba yan? Sa ilalim na Republic Act number 8750, 1,000 hanggang 5,000 pesos at 1,000 suspension ng driver's license ang multa para sa hindi pagsusuot ng seatbelt. Sa social media ng LTO, aktibo na rin sila sa pagpapaalala ng mga traffic regulations sa mga motorista. Base kasi sa tala ng LTO, nasa 325 na ang naiulat na road crash incidents mula Enero hanggang Hulyo sa 4 na syudad pa lamang sa Metro Manila. Mas mataas ito kumpara sa 73 lamang na insidente sa buong Metro Manila noong nakaraang taon. Kabilang din sa mariing ipinaalala ngayon ng LTO ay ang pagsa-cellphone habang nagda-drive kahit na natapat sa stoplight. 5,000 to 20,000 pesos ang multa dito sa ilalim ng Republic Act 10913 at may kasama pang revocation of driver's license. Kaya naman binalaan ng LTO maging ang delivery riders na kadalasang may nakakabit ding cellphone sa harapan. Maraming nagbabiolate yan, yung mga riders na may pinakapatong yung cellphone nila, dapat hindi mo pakialaman yan. So, ang dami. Ang sa amin, well, sa proactive din kami yan, pero nagpo-focus kami sa education aspect. Plano rin magpasa ng rekomendasyon ng LTO para amyendahan ang batas sa paglalagay ng tint sa mga sasakyan para madaling mahuli ang mga lumalabag habang nagmamaneho. Karen Villanda para sa Bayan.